negosyo, dami niyang pera, pero utak mahirap, maghihirap yung mayaman na yan. Pero yung mahirap, walang pera, walang ari-arian, pero utak mayaman, yayaman yan. Hindi mo kailangan ng maraming pera para magkaroon ng utak mayaman. At hindi mo kailangan ng maraming pera para magkaroon ng utak mahirap o mayaman. Wala sa dami ng kayamanan ang utak. Kaya nga pag mataba utak mo, marami kang idea, malaki yung faith mo, walang imposible sa'yo. Hello? Patahimik kayo. Kikinig, no? So, para mo marating yung narating namin, naranasan namin sa journey, literal, plus spiritual, plus financial journey namin, kailangan kang magbago ng utak. Sabi mo sa katabi mo, palit utak. Yang laman ng utak mo, palitan mo. Anong ipapalit mo? Huwag kang utak mahirap. Sabihin mo, huwag kang utak mahirap. Hindi ko sinabing huwag kang mahirap. Iba yung mahirap, iba yung utak mahirap. Ang problema, mahirap ka na nga, utak mahirap ka pa. Hindi baling mahirap ka ngayon, pero ang utak mo mayaman, aalis ka dyan sa kahirapan mo. Ay mayaman ka nga, utak mahirap ka naman, maghihirap ka. So hindi natin pag-uusapan yung dami ng pera dito. Utak ang pinag-uusapan natin dito. Paano ka mag-isip? Okay? Dahil ang pagbabago, nagsisimula sa pagitan ng dalawang tenga. Sabi na iba, sa ilong. Sa utak. Change starts between your two ears, sabi nga. Dito, nagsisimula ang pagbabago. Pag nabago utak ng tao, mababago yung tao. Kaya nga yung word na repentance, sa Bible, sabi ni Jesus, sabi ng mga preacher doon sa Bible, sila Paul, repent, sabi ni John the Baptist, repent. The word repent means is to change your mind. Metaneo. A change of mind. Ang taong nag-repent, nag-change ng mind. Pag ang tao nagbago ng utak, magbabago buhay. Tanungin katabi mo, nag-repent ka na ba? Nag-change of mind ka na ba? Change begins at the mind. What the mind can conceive, the body will achieve. Sabi ito ni Napoleon Hill, tsaka nung kanyang mentor, no, na si Clarence. Kung anong bagay na maisip mo, o ng mundo, o ng tao, naisip makarating ng buwan, nagawa. Naisip na magpalipad ng bakal, nagawa. Naisip magpalutang ng bakal, nagawa. Nasubukan nyo nung palutangin ang karayong sa tubig. Kaya nyong palutangin ang karayong sa tubig. Kaya nyong paliparin ang karayong sa ere. Eh bakit yung malalaking barko mas malaki sa karayong lumulutang? At yung eroplano mas malaki sa karayong lumilipad? Mayroon kasing nakaisip na posible ito. Ang lahat ng maisip ng utak ng tao, kaya ng taong gawin. Naisip mo na bang umunlad sa buhay? Sinong na nakaisip na posible akong yumaman? Posible akong umunlad? Posible akong mawala sa kahirapan? Posible mabayaran ko lahat ng utang ko? Posible rin ako makabiyahin ng kagaya ng ginawa nila, Pastor? Naisip niyo na ba yan? Kung anong kaya mong isipin, kaya mong gawin. Amen? Amen. Sabi dito, alam niyo to, if I can see it, then I can do it. Diba? If I can see it, then I can be it. If I just believe it, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Medyo Christian tong song na to eh. Everlasting love. Nadudon yun eh. No? So sabi niya, ang taong nabago utak, may pangarap, nakikita niya kung saan siya pupunta sa utak niya. Hindi niya nakikita sa literal na mata niya, pero yung utak ng kanyang espiritu, ng kanyang isip, kitang-kita niya ang lahat ng vision, sabi nga ni Keller, isang bulag. Sabi niya, the most pathetic... Thank you.
100, walang pera? Walang pera? Mahirap? Hindi. Obvious, alam niya kung sino siya, super yaman nila. One of the billionaires sa Forbes at saka dito sa Pilipinas. So, hindi porke wala kang pera ay mahirap ka na. Pag anak ka ng Diyos, mayaman ka. Amen. Dahil ang tatay mo, mayaman. Siya anak ng billionaire. So therefore, billionaire siya. Eh anak ako ng Diyos na sobrang yaman, may-ari ng lahat. Eh ano ako? Eh di mayaman ako. May pera ka? Wala. Eh bakit mayaman ka? Kasi ang may-ari ng langit at lupa, tatay ko, o akin din yan. Doon nagsisimula ang utak ng utak mayaman. Okay? So, kung ano iniisip ng tao, yun siya. Ano iniisip mo sarili mo? Walang pag-asa, walang kwenta, mahihain. Walang mararating, mahirap lang ang mula ngayon. Pag ganyan, utak mo, yan talaga mangyayari sa'yo. Pero pag nabago utak mo, magbabago ang takbo ng buhay mo. Sabi ng Romans 12:2, be transformed. Magbago ka. Paano? By the renewing of your mind. Magbabago ka pag nabago utak mo. Pag hindi nabago utak mo, hindi ka magbabago. Yung paghihirap mo, hindi yan magbabago. Pag yung utak mo, ganyan pa rin. Makikinig ka ng preaching, bless ka, pero hindi ka naman susunod. Hindi ka naman naniniwala. Wala, wala kang kahihinatnan. May mangyayari lang sa'yo pag nabago utak mo at sinunod mo yung naririnig mo dito. Sabi ng Bible, be transformed. Magbago ka. Paano? Renew your mind. Ang mahirap, pwede yung maman. Ang walang patutunguhan, biglang magkakaroon ng magandang destinasyon ng buhay. Yung mga wala ng pag-asa sa buhay, may sakit, magkakaroon ng pag-asa. Pag nabago to, naniwala ka, bumaba sa puso mo yung pananampalataya mo, everything is possible. Amen? Amen? Now, I want to share with you anong kaibahan ng utak mahirap at utak mayaman. Pag sinabing RM, rich mentality. Pag sinabing PM, hindi post-meridian, poor mentality. Okay, anong kaibahan? Paano natin malalaman kung poor mentality ka o rich mentality ka? Ang rich mentality, pag nangarap, okay? Sa pangarap, nagkakaiba sila when they dream. Ang mga utak mayaman, kahit wala silang pera sa ngayon, kahit baon sila sa utang ngayon, kahit hirap sila ngayon, pero utak nila mayaman, ganito sila mag-isip. They dream big. Ang taas ng pangarap nila. Kaya pag narinig ko sila, ang yabang mo, wala kang ang pambili ng sapatos. Ni-brief mong butas, di mo mapalitan, ang yabang mo. Anong sabi ko noong nakaraan ng topic natin, Faith? When you have faith, you need to speak. At pag nagsalita ang taong may faith, tunog, mayabang. Anong kaibahan ng nagsasalita na may faith at nung walang faith? At yung nagsasalita na may faith, mukhang mayabang, at ano namang kaibahan niya sa mayabang lang talaga? Yung mayabang magsalita, ang tagal ng nagngangalngal, ng kayabangan niya sa bibig, walang nangyayari. Walang result. Samantalang yung taong may faith na nagsasalita na tunog mayabang din, may nangyayari. Nakakarating ng Maldives. Nakakabili ng house and lot. Yung mga ngat-ngal-ngal lang, walang ganun. Mayabang lang talaga. Ang may faith, tunog mayabang pero may nangyayari. Sa tingin ng iba, mga ingitero at ingitera, mayabang yan. Pero may nangyayari, lalo silang naiingit. Yun ang consequence pag pinagpapala ka, may naiingit sa'yo. Amen. Pag nangarap ang rich mind mentality people, malaki. Pero, yung poor mentality, pag tinanong mo, anong pangarap mo sa buhay? Makakain lang ng 3 beses ang araw. Isang kahig, isang tuka. Sa pangarap pa lang, magkakaroon na ng kaibahan. Yung rich mentality, mataas mangarap.
malalaki ang pangarap. Tanungin mo yung katabi mo, anong pangarap mo sa buhay? Ano? Simple lang yung pangarap ko. May pamasahe araw-araw. Makabili ng motor na mura para may sasakyan ako. Tupad na pangarap ko, makabili ng cellphone na 1.5. Ang laki ng pangarap mo, boy. Tapos malaki ng konti sa langgam. Sabi mo sa tabi mo, lakihan mo pangarap mo. Lakihan. Libre yung mangarap. They dream big. They are visionary. Kitang-kita nila kung saan sila papunta. Yung mahihirap mag-isip, utak mahirap, walang pangarap. Kung may pangarap man, alangan pa. Tapos ang liit. Kung mangangarap sila ng malaki, tsambahan. Yung pwede namang wala, pwedeng meron, ganun. Pangalawa, ang kaibahan ng utak mayaman at utak mahirap, when they start to do something, ang utak mayaman, they think big, but they are willing to start small. Mataas ang pangarap ko, gusto kong marating lahat ng ito, pero handa akong bumaba, handa akong magsimula sa maliit. Samantalang, yung mga utak mahirap, gusto nila mayaman agad. Kaya nga nakapili yan sa mga lotohan, hindi lotohan na, lotohan. Umaasang manalo na walang hirap. Bato-bato sa langit. Tamaan ay galit. Bato-bato sa langit, tamaan magbago. Utak mahirap. Gusto mo yung maman bigla, manalo sa loto. Okay lang yung manalo sa raffle, pero wag mong haya-haya. Yung iba, lagi na sa Ibulaga, tsaka sa, ano, para lang yung maman. Doon kumikita, every day, every week ba? Wawawin. Buti di ako nanonood doon, baka pag may nakita akong miyembro doon, naku, lagot. They think big, but they are willing to start small. Yung utak mahirap, they want instant money, easy money, madaling pera. Manloko, manlamang. Okay? Sabi ng Zechariah 4:10. Do not despise small beginnings. Okay? Huwag mong babaliwalain yung mga maliliit na pasimula. Kung ikaw malaking negosyante, malaki agad puhunan mo. No, kunyari, magne-negosyo ka, kailangan mo ng malaki. Magpa-franchise ka ng Jollibee. Ang mamahal niyan. Pero kung mag-start ka lang ng maliit, pinalaki mo, maliit na negosyo. Kami, nag-start kami negosyo, isang sakong gatas, nire-repack namin. Isang sakong, dinideliver. Naging dalawang sakong gatas, dinideliver. Tapos, dadala kami ng ano, school supplies doon sa eskwelahan, sa Montessori dyan sa Kainta. Pinag-aaralan ng mga anak namin. Hanggang dumami yung sasakyan namin, pag binuksan mo yung likod, lahat ng produkto may grocery doon. So, mong cake, spaghetti. At small beginning, hanggang nagtayo kami ng tindahan, doon, sa Mayamon. Tapos nagbukas kami dyan sa Masina. Nagkaroon kami ng 13 tindahan. So, if you start small, malugi ka man, hindi masakit sa puso. When you start big, lahat ng retirement mo, tinodo mo, nalugi. Suicide. Hello? Wala akong problema kung malaki ka, mayaman ka, pwede ka magbitaw ng ganung malaki. Pero hindi lahat ng tao kaya yun. Pero lahat ng tao kaya magsimula sa maliit. Nagninegosyo ako na walang puhunan, laway lang. Hindi lang po sa post office kumikita ang laway. Ha? Kukuha ako ng produkto dito, wala akong puhunan, bibenta ko dito. Pagbayad niya, bigay ko sa kanya. Maliliit na negosyo. Start small. Think big. Start small. Proverbs 13:11. Wealth gained hastily will dwindle. Yung mga instant yaman, instant pera, lahat ng nanalo sa loto, mahirap na uli ngayon.
Meron dyan sa Kogyo, nanalo sa loto, pinatay. Alam niyo yun? Medyo matagal-tagal na yun. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Yung pinaghihirapan mo, paunti-unti, umaangat, lumalaki, dumadami, umaasenso ka, ito yung maganda. Sabi mo sa katabi mo, think big, start small. Ganyan mag-isip ang utak mayaman. Ang utak mahirap, malaki agad. Bakit ka pa nag-start ng business mo? Kasi wala akong puhunan eh. Utak mahirap. Laway lang, pwede. Post office nga, pwede yun eh. Sa negosyo, pwede rin yun. Kaya yung mga nangangarap na sobrang laking negosyo, tapos di makapagsimula, kinamatayan na lang, utak mahirap yan. You can start with nothing. Or you can start with small thing. Nung nagtanong si Jesus kay Moses, anong meron ka? Stick, Lord. Nung nagtanong yung propeta dun sa window, anong meron ka? Konting harina lang, tsaka langis. Nung nagtanong si Jesus kung ano ang pwedeng gamitin para pakainin yung 5,000, anong meron tayo? Ilang pirasong isda, tsaka tinapay. Nagsisimula ang Diyos kung anong meron ka kahit kukunti. Gamitin mo yan. Aasenso ka pag ginamit mo yung kukunti. Huwag kang maghintay ng malaki at marami. Baka hindi dumating yun. Magsimula ka sa konti, dadami yan. Amen. Amen! When they work, ang utak mayaman, pag nagtrabaho, todo. They work hard. At yung trabaho nila, hindi pwedeng okay na to. Excellent sila magtrabaho, hindi yung okay na yan. Hindi naman atin tong business na to eh. Yayaman lang yung boss natin. Yan, utak mahirap. Utak mahirap yung ganyan mag-isip. Dami sisipagan, di naman atin to. Alam niyo yung pagsisipag niyo sa mga trabahong pinapasukan niyo ngayon, hindi para sa boss niyo, para sa sarili niyo. Dahil pag nasanay kang masipag, pag may sarili ka ng business, masipag ka pa rin. Pero kung nasanay kang tamad, hindi ka magkakaroon ng sariling iyo, tamad ka eh. Hello? Di naman namin to. Diyan sa palengke, maririnig mo. Huwag kayong ano, masyadong pinapayaman nyo lang yung amo nyo. Yung ganun mag-isip, hindi yung mayaman. Pero yung nag-iisip, ginagawa ko to para train yung sarili ko, para pag may business na ako, masipag pa rin ako. Hello? Kaya yung mga nagtatrabaho, sipagan nyo. Oo, nakikinabang yung boss nyo, pero ang unang nakikinabang kayo. Una, pwede kayo ma-promote. Ngayon, kung hindi man kayo ma-promote, nadidevelop yung sipag nyo sa sarili. Hello? So when they work hard. And they are willing to do any kind of job if needed. Kaya pag may mga tatay na wala ng trabaho, o kaya ang late na sahod, sasabihin ko, gawin mo to, ay hindi ako sanay dyan, hindi ko forte yan. O kaya yung mga nagtatrabaho, ito lang yung trabaho ko eh, huwag mong pagawa sa akin yan, hindi ko yan trabaho. Pati ba naman yan, trabaho ko pa? Yung mga ganyang banat, utak mahirap yan, di yan yayaman. Hindi ko kayo kilala ha, pero alam mo yun, di ba ikaw yun? Maangal. Ito lang trabaho ko eh. Alam mo, pag natapos tong trabaho ito, naging magaling ka, nilipat ka sa iba, tanggapin mo, bakit you gain? Sabi ni Jack Ma ganito. Si Jack Ma po yung pinakamayamang in-chick. May-ari ng Alibaba at marami pang mga business. Sabi niya, the first three jobs na ma-acquire mo sa buhay, huwag kang mangarap na yayaman ka dyan. You only gain experience, exposure. Okay? Kaya nga kung ilipat-lipat ka ng maraming trabaho, matuwa ka. Dahil yung susunod, after ng tatlong trabaho mo, sabi niya, you can start your own business. At alam mo na, kung yun yung business mo, yan din. May kasabay kami, by the way, sa Israel. Bumili kami ng malaking-malaking papyrus na painting. Ang mahal nun. Tatlo lang kami nakabili. Kami, siya, at yung judge. Sa Egypt pala, sa Egypt yung papyrus. Ang laki-laking painting, mahal nun. And then, pumunta kami ng Israel. Israel ang pinaka-magagandang diamond sa buong mundo. Sila yung may control ng 75% hanggang 80% ng diamond sa buong dating. Pumunta kami sa factory ng diamond.
Ang bumili lang ng diamond, kami, siyempre siya. Siyempre, hindi pwedeng hindi. Sir Jirin, yung asawa ng judge, bumili din ba yun? At yung sinasabi kong babae, pangalan niya Andrea. Alam niya kung anong trabaho niya. Tapos tinitingnan ko sa Facebook, nag-friends kami. Maya-maya nasa Taiwan, maya-maya nasa Japan, maya-maya nasa Bolivia. Every 2 months yata binabiyahe niya yung mga trabahador niya. Alam niyo kung anong trabaho? Galing sa call center, naaral niya lahat, nagtayo siya ng sariling call center local. Grabe kumita ng pera. Siguro, nagpalipat-lipat siya ng department hanggang makabisado niya lahat at di siya umangan, ngayon, ini-enjoy niya yung palipat-lipat na trabaho. Sinama niya yung 5 o 8 niyang trabahador sa Israel, libre. Sana all. Diba? What the point? Anong trabaho mo ngayon? Pag nilipat ka ng boss mo, huwag kang umangal. Kabutihan mo yan. Dahil balang araw, lahat ng natutunan mo, ikaw makikinabang. Yes. Hindi sila. Ganyan mag-isip ang utak mayaman, hindi. Bayan! Tapos mag-overtime ng konti. Pambira, lagpas na ako ng 10 minutes. Binibilang yung trabaho. Naku, di kaya yaman ng ganyan. Yung nagbibilang ng trabaho, hindi yung mayaman yan. Namimili ng trabaho, hindi yung mayaman yan. Utak mahirap yan. Ang utak mahirap, tamad, namimili ng trabaho, ayaw mapagod, ayaw marumihan, hindi baling tamad, hindi naman pagod. Walang diskarte. Kung magtrabaho, pwede na to. Wala namang nakakakita. Medyo kaya. Paingitin. Sabi ng Proverbs 14:23. In all labor, in all toil, there is profit. But mere talk tends only to poverty. Lahat ng pagsisikap, lahat ng pagtsatsaga, lahat ng pagtitilis may mapapala. Pero yung satsat ng satsat ay panay bunganga, wala hanggang nawalang yan. Dami mong pangarap, dami mong kwento, dami mong satsat, pero wala kang trabaho, wala kang kilos. Ayang mararating, you're just speaking big, big words. Pero walang nangyayari sa buhay mo. Proverbs 20:25, the desire of the sluggard or lazy kills him. Nakakamatay ito, mamatay ka sa gutom at sa inggit. Habang iba, umasenso, ikaw wala. Bakit? Alam niyo sluggard? From the word slug. Alam niyo slug, yung parang uod na may shell. Ang bagal gumalaw, ang bagal kumilos, ang bagal mag-isip. Isa sa tamad, yung mabagal kumilos. Minsan may sinasama kami, mamimili kami sa baklaran, sa divisoria, ng mga paninda namin. Yung mga sinama namin, nahuhuli ako, maglakad kami talaga namang lakad. Ano eh, punta kayo ng Hong Kong, punta kayo ng Japan, tingnan nyo kung paano maglakad yung mga tao doon. Kung gaano kami bilis. Punta kami Hong Kong, may ginagawang karsada. 1 week kami. After 1 week, tapos yung karsada. Ay dito yung mga Pilipino, kwento-kwento, karapos muna, wala si Foreman. Kuya-kuya tayo. ML. Sus ko, paano naman uunlad ng Pilipinas kung ganyan utak ng Pinoy, utak mahirap? Punta kami ng Japan, may ginagawang tulay. Papunta doon sa Mount Fuji. Pagkalipas ng yung construction, ang laki ng development. Actually, maghapon lang kami dumaan, ha? Akyat kami sa taas. Pagbaba namin, medyo ang laki na ng improvement. Samantalang dito, 3 dekada na, di pa tapos. Diyos ko, Lord. Sabi mo sa katabi mo, ang pagbabago sa atin magsisimula. Sa mga Kristiyano. Okay? Huwag babagal-bagal. Bilis! Bilis ng oras, bagal natin. Lazy kills him, for he said, refuse to labor. To fulfill their dreams, para matupad yung pangarap, ang utak mayaman, rich mentality, utak negosyante. Anak, mag-aral ka, sabi ng mga utak mahirap, para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Nakagraduate.
Kung apat na taong nag-aral, apat na taong ding tambay. Papahinga ako eh. Hirap mag-aral. Ganun mag-isip. Yung mga insik, anak, pag-aral ka para pagkatapos, ikaw mag-handle ng business natin. Ang utak mayaman, utak negosyante. Negosyo ang hinahanap, hindi trabahador. Utak ng Pilipino, employment. Pag wala dito, abroad. Ano kaya't mag-abroad ka, tapos pag-uwi mo dito, ikaw naman yung amo. Ikaw naman may-ari. Employment of business, sabi dito sa Luke 16:10, 12. One who is faithful in very little is also faithful in much. Yung kayang pagkatiwalaan ng Diyos sa isang maliit na kayamanan, simula, bagay, o anything na maliit, na pagkatiwalaan ka, palalaguin ni Lord yan. And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Sa konting kinikita mo, hindi ka na nagtatites, sa malaki kaya magtatites ka? Lalong hindi. So, bibigyan ka ni Lord? No way! Ngayon pa lang, ninanakaw mo na yung tithes. Pag malaki ng pera mo, manghihinayang ka, lalong lalaki yung pagiging magnanakaw mo. So, sabi dito, ang dishonest sa maliit, dishonest sa malaki. Ang mapapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan din ng mas malalaking halaga. If then, you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you the true riches? Kung yung mga pera-pera na yan, material na bagay, sinasayang mo, ang dali mong maksiraan ng gamit, mawala ng gamit, konting ano, itapon mo na. Pwede pang pakinabangan, tapon ka ng tapon. Sabi dito, kung dyan di ka mapagkatiwalaan, paano na lang yung mga spiritual blessing, yung anointing, yung mas malalaki pang blessing? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? Ang sabi dito, kung ikaw nagtatrabaho ngayon, hindi ka mapagkatiwalaan sa trabaho mo na ang may-ari niyan iba, paano ka bibigyan ng sariling iyo? Kung yung negosyo ng iba na nagtatrabaho ka lang, tatamad-tamad ka, dinadaya mo sa oras, duty, naglalaro ng cellphone, paano ka bibigyan ni Lord ng sarili mong business? Na ang nagpapayaman sa tao, hindi employment, kundi negosyo. Paano ka bibigyan ni Lord ng sariling iyo? Iyong hindi iyo, hindi ka mapagkatiwalaan. Para ka bigyan ng sariling sayo, pagkatiwalaan ka muna dapat ng mga bagay na hindi sayo. Ibig sabihin, masipag ka kahit hindi sayo yung business na yan. Kung saan ka man nagtatrabaho, sinisipagan mo, ginagalingan mo. Pag nakita ni Lord dyan, anak, ikaw naman ang ibibless ko, bibigyan kita ng sariling iyo kasi masipag ka. Di ba? Paano ko bibigyan ng sariling sasakyan? Pag sumakay ka ng mga shuttle, ilalagay mong bubble gum sa upuan. Dino-drawingan mo. Maging faithful ka sa mga bagay na hindi sa'yo at bibigyan ka ni Lord ng sariling iyo. Ganun mag-isip ang mayayaman. Utak mayaman, hindi yung mayaman sa pera, utak. Pag sila umanap sa problema, when they face hardship and difficulties, ang utak mayaman hindi agad sumusuko. They never give up. They persevere. They know that difficulties is the road to success. Yung mga utak mayaman, alam nila may goal ako, mararating ko to, pero hindi ganun kadali. Mahirap, pero mararating ko. Imposible, mahirap, pero pagkasama ko kay Lord, si Lord, magiging posible lahat ito. No? So, handang maghirap ang taong utak mayaman. At walang mayaman sa Pilipinas at sa ibang bansa na hindi muna dumaan sa hirap. Lahat ng yumaman, naghirap muna. At hindi naman lahat ng mahirap yumayaman. Utak nga ang pinagbabasihan eh. Ang utak mahirap, hindi handang magtiis. Konting hirap, suko agad. Konting hirap, ayaw na. Idaan sa tulog. Tingnan mo yung katabi mo, tulog oh. O sige, lahat ng tulog, pumalakpak. Buti na lang, nagising agad. Sumusuko agad. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Utak mahirap yan. Laban lang, bes. Kaya natin to. Kakampi natin si Lord. Mahirap talaga buhay. Pero ang hirap na nga ng buhay, kamamatayan mo pa.
Lagpasan mo yung hirap. Amen? In using their time and money, ang utak mayaman, they know what is their priority in spending time and money. Alam nila kung saan gagastusin ang pera. Alam nila na hindi pwedeng magsayang ng oras. Kagabi, nag-tribute sila sa akin. Alam nila that I don't waste time. Pag may traffic, nagbabasa ako ng libro. Pag sobrang traffic, babasa ako sa kotse. Pag go na ulit, go na naman. Wala akong tenggang oras. Pag nasa kwarto ako, may ginagawa ako noon. Nag-aaral ako, nag-pipray ako. Ayoko nang merong sayang na oras. Kung may sayang, kung may oras akong free, matutulog ako pag inantok ako. Dahil para makapagtrabaho ulit. Matalay pa kung kuya-kuya ko, nagne-Netflix tatlong araw. Naglalaro ng cellphone, 10 days, dugo-dugo na yung mata ko. Akala niya, yung tumatalsik na dugo, doon sa ano yun, laban-laban sa loob. Hindi, mata niya na yun. Ganun magsayang. Ay nako, paano ko na mangyayaman yan? Ang nagsasayang ng pera at panahon, hindi binibigyan ni Lord ng dagdag. Ang utak mahirap, they waste their time and money, one day millionaire. Magulat ka, lalo na yung mga abroad-abroad na mayabang. Buti na lang, marami nag-abroad na hindi mayabang. Pero yung mayayabang, pag-uwi sa Pilipinas, ang lalaki ng mga ginto, parang kadena ng asaw, nakayuko lahat ng ganyan. Daming mga pasalubong. No? May one lakad. Nandiyan si Jeff, nandiyan si Daniel. Ang dami yan, mga pasalubong. Tapos sikat siya doon sa barangay niya. After 1 month, diretso na maglakad, payat na, ubos na yung pera. Yung pinaghirapan ng 1 year, wala na. Sikat naman siya, di ba? O kaya pupunta ng probinsya, mangungutang dito kasi piyesta. Pupunta ng probinsya, pinangutang dito, mamumutmut para Santa Claus. Ganon yung utak mahirap. Pag-uwi dito, bawon sa utak. At least, sikat naman sa probinsya. Kaya ang kala nila, ginapiko. Ang pera. Ginapiko ang pera sa Manila. Kaya pag-uwi ng probinsya, talaga naman, namumutmut. Utak mahirap yan. Tapos, pag may bagong gadget, kabibili pa lang, palit agad. May bagong bisyo. Wala na yung e-cigarette. Tambutso naman yan. Sabi ni Gawangwe, one of my secret in life is frugality. What is frugality? What is frugal? Hindi punggala, frugal. Sabi dito sa Proverbs 6, go to the ant, O sluggard, ikaw natatamad-tamad at mabagal, consider her ways. Be wise. Without having any chief officer or ruler, she prepares her bread in summer. Habang kumikita, nagtitipid, nag-iipon, hindi ubos-ubos biyaya. Naituro ko na rin to dito. Yung summertime, ito yung kumikita ka, ito yung bata ka pa, ito yung malakas ka pa. Dapat marami ka nang naiipon, dapat may insurance ka na, dapat may savings ka na, dapat may investment ka na, dapat may negosyo ka na. And gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? When will you arise from your sleep? A little slumber, a little sleep, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber and want like an armed man. Yung a little sleep, yung babangon ka na lang, nag-ring na yung ano yung alarm. Konti pa, tulog pa konti. Nag-ring ulit, adjust, tapon mo na lang cellphone mo, nag-ring ulit. Tulog ulit. Paunti-unting tulog hanggang naubos na yung oras mo. Tapos pagising pa, pagod. Nagigising lang, pagod pa. Upo muna, tulala konti, upo ulit. Bukas ng Facebook, tingnan yung timeline, messenger, iwan ganun. Walang mararating ito eh. What is frugal? Frugal is hindi kuripot. Ang kuripot hindi yung mayaman. Frugality means matipid, masinop. Pwede pang gamitin, huwag mo itapon, gamitin mo. Okay pa yung cellphone mo, huwag mong palitan. Tapos hihingi ka sa nanay mo pa. No, pwede pa naman eh. Yung sasakyan mo, pwede pa naman. Okay? Yung damit, pwede pa naman eh. Huwag tayong tapon ng tapon.
Okay? Yung ulam, pwede pang initin, pwede pang lutuin ulit. Hindi, ayoko ng mga tira-tira. Hindi naman ako hayop eh. Inarte. Kung ayaw mo ng tira, lutuin mo konti lang. Okay? In giving, ang utak mayaman, when they give generously. They are generous giver. Ang utak mahirap, gusto tanggap lang ng tanggap. And linaw ng Bible, mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Pag sinabing mapalad ang nagbibigay, ibig sabihin yung tumatanggap lagi, o hindi marunong magbigay, malas. Diba? Uy, libre mo naman ako. Tuwing sasakay, palibre ka. Tuwing kakain, palibre ka. Mag-care group kayo, hindi ka nagsishare. Pamalas naman yan. Hello? Share mo, hugas plato na lang. Tumakas ka pa. Paano ka naman naasenso sa buhay niyan? Yan, buti nga, wala dito ganun. Wala sa juhiya nun. Sa kabila, sa kabila. They want to receive always. Asa sa iba, gusto laging libre o bibigyan. Bisyo na ang mangutang. Sabi ng Proverbs 11:24-25, one gives freely yet grows all the richer. Sa Tagalog, ganito. Mas maganda sa Tagalog. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ang taong kuripot at tikom ang palad, lalong naghihirap. Ang nagpapala sa iba, pinagpapala din ng Diyos. Kaya ang taong mapagbigay, subok na yan, yumayaman yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Huwag kang madamot. Okay lang yung matipid, okay lang yung masinop. Yung matipid at masinop, gumagastos sa tamang gagastusan at hindi nagsasayang ng oras at pera. Magkaiba ang masinop at kuripot. Magkaiba yan. Ito ang magtatapos. The difference between rich churches and poor churches. Ang mga mayayamang church, ang mayayaman na church, the leaders always give out. Sa poor mentality church, lagi yung leader ang gumagastos. Ganito kami noon. Kami nagre-renta ng church nung nagsimula ng Chuhiya. Kami nagbabayad sa renta kasama yung ibang mga leaders. Kami gumagastos lahat, kuryente. Ako pa nagtatrabaho, ako pa naghihinang ng mga wire na yan, ako pa nagsiset up minsan. Hindi ko masenso yung church. Ako pa unutangan ng membro. Imbis na ako bigyan, ako pa inutangan. Tapos dahil pastor, mahihiyang maningil, di binayaran. Kaya mag-alala, wala dito yan. Pero nung natutong magbigay yung ilan dito sa church, umunlad tong church na to. Ilan lang yung natuto ah, hindi pa lahat. Paano kung lahat natuto? Ay di yayaman lahat. Ilan lang yung natuto na magbigay dito sa church, binless yung church, yung iba nag-i-enjoy. Dati ang aircon namin isa lang, tatapat ka ba dun para ka lang malamigan? Eh ngayon nasa SM kayo, lambot niya, sarap patulog, di ba? Enjoy! Dahil yan sa generosity ng ilan dito. Hindi lahat. What if lahat tayo generous? Nasaan kaya tayo ngayon? Sabi mo sa katabi mo, maging generous ka. Malelevel ang pagbuhay natin. Ang church na reads ang utak, the leaders give spiritual blessings. Binibless ang congregation. The members give material and financial blessings in return. Sabi ng Galatians 6:6, let the one who is taught the word share all things, all good things with the one who teaches. Sa Tagalog, kayo na tinuturuan ng salita ng Diyos, binabahaginan ng mga spiritual na bagay, dapat niyong sharean. Yung care group leader niyo, yung mga leaders niyo, kung anong merong mabuti kayo natanggap, bahaginan niyo sila. Hindi yung kayo na nga tinuruan, kayo pa ng utang. Wala dito nun. Nag-example lang ako. Hello? 1 Corinthians 9:11, if we have sown spiritual things among you, sabi ni Paul, kung kami nangangaral, nagbibigay ng spiritual na pagpapala sa inyo, sobra ba naman kung kami aani ng material sa inyo?
Ganun ang tanong ni Pablo, kapal naman ang mukha niya, apostol na yan. Hindi, yun yung tama. Tito, alay ko tinuturo, hindi nyo kailangan maglingkod sa Diyos para mabless. Naglilingkod kayo sa Diyos, hindi kayo kailangan ng Diyos. Kailangan nating maglingkod sa Diyos dahil kailangan natin siya. Hindi tayo nagbibigay dahil naghihirap yung church. Hindi tayo nagbibigay dahil kailangan ni pastor. Hindi tayo nagbibigay dahil kailangan ni Lord. Nagbibigay ka dahil kailangan mo. Dami ka ng pera eh. Eh, wala natin bigyan. Eh, ikaw, kailangan mo ng pera. Kailangan mo magbigay. Hello? Gets nyo? Tatrabaho kami. May negosyo kami. Pero when you bless us, you will be blessed. When you bless your leader, you will be blessed. When you bless your care group leaders, lalo itong Pasko, pinaghirapan kayo the whole year, bless nyo naman itong Christmas, itong mga leaders nyo. Sobra ba naman yun kung i-bless nyo sila minsan? Eh, 12 buwan kayong inalagaan. Isipin nyo yan. Ang utak mayaman, hindi ko report. Let the weak say I am strong, sabi nung kanta. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Tayo po'y mayaman. Naging mayaman tayo dahil anak tayo ng Diyos na mayaman. Pag yan nabaon sa utak mo, at yung kilos mo, yung ugali mo, ayon doon sa pinag-aralan natin, palatandaan ang utak mayaman. When you think like a rich, you will act like a rich. Tandaan nyo, iba yung rich, tsaka iba yung rich heart. Yung rich heart, ang hirap yung mamanon. Hindi yayaman talaga. Hard eh. Ang hirap, yumaman. Rich lang tayo, hindi tayo rich hard. Sorry na kung yung pangalan nyo ha. Kaya kung kayo, pangalan nyo rich hard, palitan nyo. Okay lang yan sa birth certificate na rich hard. Pero sa tunay na buhay, huwag kayo magpatawag ng ganun. Ang tawag na lang rich, huwag rich hard. Hindi kayo yaman eh. Di ba? Pag tinatawa mo sa telepono, the number you dialed, tapos, cannot be rich. Ha? Yung tinatawagan ko, hindi yayaman? Cannot be rich. Sumpa! Hindi na. Nire-review ko yun eh, pag may tinawagan ng kaibigan kakilala, cannot be rich. No, 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 in Jesus' name, you will become rich. When you think like a rich, you will act like a rich. When you act like a rich, you will work like a rich. When you work like a rich, you will become rich. And you will give like a rich. Lahat ng rich, lahat ng mayaman, utak mayaman dito at anak ng Diyos tumayo. Okay.